Eh, so, kakamatay lang ulit ng anak mo, ano, pusa ko, yung kuting ko. Yan, pang-apat na siya sa mga namatay. Nakita ko kasi sa ilalim ng ref. Nagpusumiksik doon, mahina na naman siya. Noong isang araw, guys, na-survive ko to eh, kasi mahina na siya, hindi siya makatayo. Tapos mahina naman. Kanina nakita ko, tapos ang ginawa ko, nilapit ko sa nanay niya, ayaw nang dumedi. Pero nung isang araw na nanghihina siya, nung ma-survive ko siya, pag nilapit ko sa nanay para dumedi, dumededi naman siya. Pero kanina talaga, hindi talaga siya dumededi. Habang paglapit ko sa nanay niya sa daddy niya, dinudo. Dinidiin ko na nga yung bibig niya dun sa daddy ng nanay, ayaw. Tapos, pinilit ko siyang painumin nung ano dahil napanood ko nga sa vlog yung Yakult. Tapos nilagyan ko siya ng honey, yung Yakult with honey. Pinilit ko siyang uminom. Ngayon, maya-maya, yan na siya. Hindi ko alam kung pa, sisisihin ko ba yung sarili ko kung bakit siya namatay ng tuluyan. Hindi na siya makatayo talaga kanina eh, kaya ano, pinilit ko siya nung Yakult. Imbis na gatas, kasi nga napanood ko sa vlog, pwede naman daw yung Yakult sa mga pusa. Ayan o, nakakaawa. Pang-apat na yan. Sa anim na magkakapatid, ayan. Diyos ko, ganito pala mag-alaga ng mga kuting. At unti-unti pala ang mga nangangamatay. Hindi nga kasi halos patitiin ng nanay. Ayan, hirap. Ayan. Tigas na siya. Ayan, rest in peace ulit, Ming. Wala kasing ano eh. Simula nung pinanganak itong mga ito, hinahanapan ko mag-a-adapt. Wala eh. Yung mga nag-PM sa akin, wala naman na kukontinue na mag-reply na sa akin. Ayan na sila. Dalawa na lang baling natira sa akin. Yung black and white at saka yung black na ayan. Rest in peace. Sorry. Sorry ulit. Rest in peace. Kuting. Bye bye. Katapon ko na ulit siya sa creek, guys.